arestado dahil sa panloloko nila sa motorcycle resellers. Binebentahan nila ang mga reseller ng mga motor sa mas murang halaga pero cash ang bayad. At yun pala, umano'y mga pekeng dokumento ang ibinibigay nila sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation, National Capital Region sa Pulilan, Bulacan, todo sales stock ang suspect para maibenta ang hawak niyang mga mamahaling motor. Ang hindi niya alam, undercover agents ng NBI ang mga kausap niya. Nang iabot ang pera, naaresto na siya. Naaresto ka namin sa salang papa. Proof of situation of public documents, baba mo na yan. Huli ang suspect na si Ana Marie Torres at limang kasama. Isang reseller ang nagsumbong sa NBI NCR na biktima sila ng modus na talon kasa kung saan ang mga motor pinalalabas na binili ng mga empleyado kaya nakukuha sa murang halaga. Mamimili sila ng bultuhan ng mga motor sa legitimate na motorcycle dealer. Bibili nila ng hulugan. Bibili sila ng mga 10 hanggang 20 units at then ibibenta nila sa ibang mga tao ng cash for a lower price. So, madali sila makainganyo pag ganun. Lower by 20 or 30,000. Fake yung mga binigay sa kanilang mga motor vehicle documents. Doon na magkakaproblema. At naibigay na nila yung kabuuang pera. Pag hinahanap nila itong mga tao, hindi na nila mahagilap. Hindi bababa sa 10 reseller at mayigit 1,000 individual na buyer ang nabiktima ng ganitong scam. Sobra po sir, dahil sa trauma pong inaabot namin sa iba't ibang tao, sobrang galit nila sa amin. Gusto nilang kaming saktan, wala kaming... Dahil siya sabi nila, scammer kami. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakakulong na sa NBI Detention Center. Sisikapin nating mahuli ang 10 iba pa na kasabwat ng mga naristong sospek. Nanaharap ngayon sa reklamong syndicated estafa through falsification of public documents na walang piyansa. John Consulta, nakatutok, 24 horas. Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. So for today's vlog, talon kasa, ano ba yung talon kasa? So yung napanood yung balita sa GMA, ayan yung nahuli, entrap yung mga suspect. Nagbibenta ng mga talon kasa, no? Sabi ko nga, matagal lang sa crediting collection, sa financing. May mangilan-ngilan na ako na encounter na ganyan na talagang it unfolds, no? Nangyari sa mata ko. Yung mga pangyayari, no? Dahil ako yung nag-CI, di ba? Ako yung nag-CI, tapos ako yung naningil, ako yung nag-process, ako yung nag-file ng kaso, no? May previous employer, yun yung trabaho ko, no? Sabi ko nga, kailangan magaling ka magbasa ng tao, no? Magaling kang, dumisiper, no? Kung hilatsa pa lang ng mukha, alam mo na dapat kung gagawa na maganda o hindi. And it takes time, no? Para ma-develop yung ganung skills sa pagbasa ng tao. At that moment, no, matututo ka rin bilang credit investigator. Ano ba, sino ba yung dapat mong bigyan, no? Kasi nga, ang may criminal mind, gagawa at gagawa ng krimen yan, di ba? So, yung talon kasa, ganito yan mga kabong, no? Sabi sa report, pinapalabas nila na binili, di umano ng empleyado, kaya mura. So, ano yun ha, walang katotohanan yun. Dahil, kung ikaw yung may-ari ng company, di ba? Ikaw yung may-ari ng company, tapos yung top of the line o yung mga in demand ng mga motorcycle models, halimbawa ba ng NMAX, ADB, Aerox, PCX, di ba? Yung mga top of the line na in demand, tingin mo ibebenta mo sa empleyado na mura, di ba? Less than 30,000, 20,000, 40,000. No, syempre hindi. Negosyante ka eh. Di ba? So, pag may ganun sa inyong offer, too good to be true, wag niyo na patulan, sayang ang pera niyo diyan. Yan. At saka from the dealers, insiders or perspective. Kasi nag-handle ako ng 3S shop sa May San Pedro, no, sa Yamaha. So may tinatawag yan silang SRP, no, sa lahat ng dealer na may hawak ng 3S shop ng Yamaha, yan ang memorandum na hindi pwede silang magtaas, hindi sila pwede magbaba
ng presyo kasi nga yan may sales invoice, may resibo yan, no, sa mga legit na dealer. So bawal yung mababa yung presyo. Kahit mababa na yung presyo, maniwala kayo pag ganito binili ng empleyado. Ayan, tutuntik ko sa inyo. Maniwala kayo yung sinabi nung nabibenta na mura na lang ang sabihin ng empleyado sa company, yung mga old model. For example, mga 2010 model pa, 2015 model pa, yung talagang napaglipasan na ng panahon. Yan, ibinibenta na yan, sinusubasta na yan ng company, nalagyan na ng mga freebies, no? Binabuy one take one na yan kung pwede. So, yun, maniwala kayo sa ganun. Pero yung mga fast moving, nako, nakakaubusan nga eh, di ba? Nakakaubusan ng unit, tapos bibenta mo lang ano lang palugi. So walang katotohanan yun, mga kabong ano, nasasabi sa inyo na dahil sa ako empleyado ko, no, hindi ako makabili lang tsaka wala akong pabili. walang ganon, mga kabong ano, ako na nagsasabi sa inyo. And then syempre ang kanilang modus ay kinukuha niya lang hulugan. Yan, hulugan, tapos halimbawa down payment ng NMAX 15,000. Oh, sabihin na lang tayo 20,000. Magkano yung cash price niyan? 142,000. Ang laki ng disparity, di ba? Tapos hindi na nila hulugan, ipapasa na nila sa ibang tao. So ang tanong, paano yung OCR? Oh. Kasi nga peke yung mga ID, peke lahat. No, kaya madali sila makakuha din ng peke na OCR. Sa LTO. Kaya piling mo ano, talagang Pilipina kasi may original OCR eh. At yung ano, yung susi niya, madaling i-duplicate lang din. Kahit nga yung remote, no, yung remote control na sa ABS na ano, na keyless, madaling i-duplicate din yung keyless para sabihin mo, uy, dalawa na susi ah, di ba? Kaya convincing, no? So sa mga kabong, no, yung mga papatol sa ganito, doon ka na sasigurado sa mga kasa na yung SRP talaga. Bakit? Unang-una, nakatulong ka sa mga empleyado, di ba? Kasi yung company, kumita yung company, sa given na kumita yung company, no? Kumita yung company, and then, syempre may pinapasawuran yan, di ba? May industriya na ginagalawan yan. Ginagalawan ng mga motorcycle industry ng mga employee. So may papasawuran yan. So may mga tao ka na rin matutulungan sama, yun na lang isipin mo, no? Problema kasi sa Pinoy, gusto makatipid to the point na, ayan, napapamura ka. Nakamura ka, mapapamura ka sa huli, no? So yun lang, mga kabong, ano, small ano naman to, small vlog lang naman to about sa Talon Casa. Ayun, Talon Casa, pinadaan sa installment at ano na, hindi na hinulugan. Nasasabi ko to dahil ako mismo mga couple of times na nangyari sa akin yan, na nangyaring ganyan, na napikian ako ng ano, ng dokumento. At I learned my lesson, di ba? Kaya nga masyado kong intricate matanong sa pag-CCI. By the way nga pala, susunod na ano natin, susunod na vlog natin, mag-a-apply ka ng motor, o kaya mag-a-apply ka ng credit investigator. Yan, gandang pag-usapan natin yan, mga kabong, paano mag-CI. Kasi walang ano, tandaan nyo, walang eskwelahan, walang course, no, walang course sa pag-CI. Kailangan mo lang talagang ano, mag-sabihin na natin yung salitang kanto ay matikas, no, maangas. Angas, kailangan mo na angas. Super kailangan mo niyan, no? Ang sabi nga nung nag-train sa amin, kailangan kang magpo-possess ka ng police character. Kumbaga, police character, yung top, yung ano mo, kasi may pagka-investigative na, di ba? Credit investigator. So, yung thoughts mo, yung character mo, dapat may pagka-investigative ka. No? At the same time, maangas ka. Di ba? Ang gandang ano yan, ang gandang pag-usapan yan, mga kabong. That's it for now. Yeah, pakita tayo sa S-Lex. Yun o. Makakadatin tayo sa S-Lex someday. That's it for now. See you in the next video. All I got is working. Never stop searching. Never